cellphone ko may Bible. Kaya kanina hindi ko nabitbit yung Bible, bitbit ko na lang yung cellphone ko dahil naka-download na rito yung Bible. Marami hindi nakapagbabasa ng Biblia, pero hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko. Nabasa ko ang Biblia from cover to cover. Yes. Binasa ko ang Biblia, Old Testament sa umaga. Binasa ko ang Biblia, New Testament sa gabi. Natapos ko ito. Kaya hindi ko pinagmamalaki, even without Bible, I can make a sermon. Takang-taka nga yung mga kapatiran eh. Pastor, may sermon ka na? Oo. Paano mong ginawa? Secret. Eh, pag nakasagnagpasa ka ng Bible, halos masa ulo mo yan. Noon, pag nagumagawa ko ng sermon, kailangan ko ng concordance, ang kapal ng concordance ko. Ang kapal ng Hebrew-Greek ko. Ngayon, madalang ko nang gamitin yan. Sapagkat palaging pagbabasa ng Biblia. Ano po? At alam niyo, makapag-isa lang ako para makapanalangin. Pupunta ako sa isang kapatiran. Sabi ko, Father Sunny, Sunny pangalan nun eh. Pwede ba doon ako sa silong ng bahay ninyo? Kasi old house yun eh. Di ba alam niyo mga old house, merong silong sa ilalim? Pero mababa lang na pwede mong walisan. May aso ron. Tabi kami ng aso. This is a true story. Habang nandun yung aso, bahala na sa buhay niya. Basta ako nagpe-pray ako. Yes. Pinakamababa ko pa na ako. Truly, I thank you, beloved. You cannot be used by God mightily in this final hour, effectively in this final hour, unless God prepared you. Ang akala kasi nila, bigla ka nilang gagawing mga akala ng Diyos. Bigla ka nilang isisend ng Panginoon kung saan-saan lugar, kung saan-saan bansa nang wala ka narinig. Yes, huhubugin ka niya. Hahasahin ka niya. You will be trained. You will be equipped. You will be disciplined. You will be tested. You will be broken. Pag ready ka na, sisend ka na niya. Sa simpleng prayer mo, tinatag sila. Sa simpleng turo mo, tinatag sila. Ang hindi nila alam, napakahaba ng preparation mo. Sabi na, likod na Diyos, nag-aaral po ng Bible school. Upos ang katutang ng Bible school, pinag-aaral ko. Kaya pinasukan ko halos lahat. Inatinan ko halos lahat. Dahil masyado akong gutom na gutom, uhaw na uhaw. Lahat ng mga foreigners na galing na ibang bansa pupunta ng Pilipinas para training, tatalo ako. Sa PCC, tatalo ako. Sa Bago, tatalo ako. Para lang matuto. Amen po ba? Pero sinasabi ko naman din naman sa inyo, hindi naman lahat ng natutunan ko sa Bible school ay kailangan. Pero marami rin naman ang natutunan ko roon. Nakikinig pa po ba tayo? Pero hindi pa ako nag-aaral ng Bible school, marunong na akong gumawa ng sermon, hindi ko lang alam ang title. Hindi ko lang alam yung pag-entitle ng sermon sapagkat hindi pa ako nag-aaral. Eh. But when I entered Bible school, nalaman ko. Pero aminin ko sa inyo, sa dami ng sermon outline sa Bible school, ang hirap sa uluhin. Pictorial, analytical sermon, ang hirap sa uluhin niya. Hindi rin maiintindihan ng tao yan eh. Amen po ba? Gamitan mo sila ng record, hindi nila maiintindihan eh. Gamitan mo sila ng desperate curious. Ano yun? Curious ba yun? Curiosity ba yun? Hindi nila maiintindihan yun. Naunawaan po ba natin? Pero ang sinasabi ko po sa inyo ay bunga ng aking kabutuman, kauhawan sa Diyos. Hinanap ko ang Panginoon. Kaya ang kanta ko nung mga panahon yun, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. And I would give my finite breath to know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. Ang gaganda ng kanta noon eh. Ngayon, may gumagamit saan, pati kanta ng sa Panginoon, nahaluan na rin eh. Nahaluan na rin ng, hindi naman, okay lang naman yung mga malalakas.
Pero kung meron ng kasama ng israt, bakit hindi na tama yun? At may pag-higaw-higaw na hindi na tama yun. Tao ba? Aming lupa. So nagkaroon ako ng kabuto, ako nagkaroon ako ng kaumahangon sa puso. At natagpo ako ang sarili ko, walang nagigitara. Sabi ko, pwede ba ako mag-volunteer? Magigitara ako, sabi ko. Pihingi naman ang mga kanta nyo ng records. Kasi hindi ko alam yan eh, kasi nababawal naging ko lang eh. Ang alam kong kanta yung mga Laki sa layaw! Laki sa layaw! Jeff Ross! Laki sa layaw! Laki sa layaw! Jeff Ross! Totoo po yun ang mga tinutugtog ko noong unang panahon. Nung ako'y nasa high school, ay naku, ang paborito kong subject, break time. Recess at uwian kasi kumpulan na kami. Nandun ako sa mga magagaling mag-gitara, may nagbe-bass, may nagre-rhythm, may nag-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 
sa kanila. Kaya yung Grinch yung papa. Kaya pagkatapos ko ng, kaya nung born again ako, ang alam ko mga doktor, mga rap, humingi ako ng ano, ng courts, nag-practice ako, sumali ako sa praise and worship ministry. I became a part of the praise and worship ministry and I became a guitarist. Pero hindi nagtapos dun eh. Tinawag ako ng Diyos para mag-aral. Binitawan ko ngayon ang gitara. Hinawaan ko naman yung mikropono. Binasa ko kaagad ang mga pastoral epistles. The 1 Timothy and the 2 Timothy and the Titus. Pinag-aralan ko yung pastoral epistles. Kasi nirenda ko ang sarili ko sa pag-aaral. Nakikinig pa ba tayo dito? At ang sabi sa akin ng Panginoon, anak, pupunta ka kung saan-saan yung lugar, pupunta ka kung saan-saan bansa. Makikilala ka. Mararating mo maraming lugar. Time will come, son. You will become popular. You will go to the many places, the many nations of the world, and you will preach my gospel. At yung nga, nasumpong ang mga sarili. Nangangaral ng salita ng Panginoon. At ano ang aking ipinapangaral? Ito nga po, malapit na tayo magwakas. Kahit siya ay Diyos, hindi siya na nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Iba ang kanyang pagsunod. Pagsunod hanggang wakas. Ito ang nais ng Diyos sa ating lahat. Philippians 1:6, He who began a good work in you will finish it until His second coming. Ang nais ng Diyos, ipagpatuloy niya ang kabutihan niya sa atin. Nais ng Diyos, magpatuloy tayo sa kabutihan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay nanlalamig. Ayaw ng Diyos na tayo ay nangihina. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagbabackslide. Ayaw ng Diyos. Oo, maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay ang ating nararanasan. Pero ayaw ng Diyos na tayo ay aalis sa Kanyang piling. Nais ng Diyos na manatili tayo sa Kanya, bagkus nga nagpapatuloy pa. Amen? Amen. Si Kristo ay nasampungang tapat sa Diyos Ama hanggang wakas. Sa Kanyang pagkakatawang tao, siya po ay namuhay bilang tao at siya po ay nagpasa ng krus, pinarusahan, inalamura, sinuntok, binunutan ng bigote, ng balbas, pinako sa krus, inulus, nilagyan ng korona ng tinik, hanggang sa kamatayan, namatay siya. Talagang tinapos niya ang kanyang mission. Kaya anong sabi niya sa seven last words, isa sa seven last words na iyon, tetelestai, sa Greek word. It means mission accomplished. Natapos ko. Amen po ba? Natapos ko ang mission ko. Ibinigay ko ang buhay ko sa inyo para sa inyong kaligtasan. Kaya saan man ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo, meron talagang mababagong buhay. Hindi pwedeng hindi. Sa bawat pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo, meron talagang gagaling! At meron talagang lalaya sa kahirapan.
Naalala ko isang membro natin doon sa Pinyahan. Galing po siya na ibang church. At naimbitahan lang sa atin pero na-istrap na siya. Sabi niya, ibang klaseng aral to. Matapang, masakit, pero totoo. Hindi na siya nakaalis. Sabi niya, masarap isa kabuhay ito. Dinalaw ko sa kanila. Pinuntahan ko. Nasumpungan ko, nagtitinda ng turon, hamburger, isang ulam, isang klaseng ulam nasa may kasirola. Tapos, pinag-pray ko sila. Sabi ko, hindi nga, mag-pray tayo. Pag-pray natin, isang araw, hindi na lang yan ang tinda ninyo. Yung turon, magkaroon ng lumpia. Yung hamburger, magkaroon ng cheeseburger. Nechak lang yun. Alam niyo po, nag-pray po kami. Ngayon po, grabe. Maganda na po yung kanilang kainan na talaga, mga stainless na. Daming kumakain, abugado, kung sino-sino. Alam niyo ang sikreto? Nung napunta siya sa Kingdom of Jesus Fellowship, isinakabuhay niya yung aral. Pinagpahala ng Diyos, pinayaman. Grabe. Sabi niya, ito pala ang kulang ng maraming Kristiyano. Kaya pala hindi umaasenso ang buhay. Kasi hindi sumusunod sa Diyos. Kapag masunurin ka pala sa Diyos, aasenso ka. Kaya alam mo, nagsimula ako ng pangangaral. Yung barong ko, yung pang-pang-pang-pagkabao. Yung pang-supulterero. Ako, nagsimula ako ng mga ganun. Tapos mga santar, etc., etc. Pero time will come, inalis ng Diyos yan, binabago ng Panginoon. Pinagsuot ako ng coat and tie. At kaya pala ako pinagsuot ng ganito, ipapadala pala ako ng Diyos kung saan saan. Hindi lang pala ako ipapadala ng Diyos sa mahihirap na tao, pati sa mahihirap. At may nagpunta sa church, Pastor, can we invite you? Saan? Mag-impress po kayo sa loob ng Bonifacio, Aguinaldo, etc., etc. May nagulat ako. Pagdating ko ron, Reverend Ricardo Carrillo will give us some inspiring message. Inaano sa buong kampo? Grabe, tapos, alam mo, sinundo ako, isang batalyon, nakaka-omoplets pa. Baka maambos kami nito, ha? Tapos pagbaba ako, in-escortan ako ng opisyal, kapitan. Tapos ito na, nangangaral na ako, mga sundano, yung pangarango nila, oh. Sabi ng isang sundano, Pastor! Pwede naman kaminom ng beer, di ba? Mga sundano, eh. Pwede po, pwede, pwede. Opo, basta beer, marami. Pero kinakabahan ako talaga. Ang totoo lang, baka paglabas ko, panilin ako eh. Mabuti lang, mataas akong mga araw. May escort na naman ako, night colonel. Night colonel ang escort ko. Oh, okay, night colonel to eh. Kaya pala, pinagsuot ako ng maayos ang Panginoon. Dadalhin pala ako sa malalaking tao. Amen. Kaya sa ayaw mo't sa gusto, itataas ka ng Diyos. Amen. Sa ayaw mo sa gusto, iaangat ka ng Diyos. Amen. Sa ayaw mo sa gusto, ayayamanin pa, sasaganain ka ng Diyos. Amen. Dahil ang lahat ng karangalan ibibigay mo kay Jesus. At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang may gawa nito. At susuportahan mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakikinig pa ko ba tayo? Amen. Full time po ako. Magkano lang ang salary ko? Even until now. Wala naman salary. Actually, allowance. Lumalaki lang minsan sa laptops. Alam mo, in-enroll ko yung apanganay ko si J.I. sa Christian School Private. Eh, magkano tuition fee? 18 years ago. Mga 19,000 a year. Ang mahal. Grabe, 18 years ago. Saan ako kukuha ng pambayad niya? Wala pang school supplies. Sabing ganoon nang nag-diagnostic. Ano matagal? Diagnostic test for exam. Sabi, naku, pasado. Mag-enroll na ba kayo?
Eh, walang pera. Pero alam niyo, naambayin ng Lord. Kasi maraming sumuporta, nakikinig pa po pa tayo. Tapos nag-enroll din dun sa eskwelahan niya. Si Gary Valenciano, pati yung mga anak, ay mga anak ni Gary Valenciano, nag-enroll din dun. Kasi eskwelahan, hindi na star-studded eh. Mga anak ng mga artista, government official, at doon. Nung dumating si Gary Valenciano roon, si Gary Valenciano pala, meron shining light on foundation. Ang mga anak ng pastor na 85 ang grade mataas, susuportahan nila sa tuition fee. Ngayong anak ko ang grade 90, hindi mas mataas sa 85. Nalibre yung anak ko sa tuition fee. Amen! Amen! Sino ang nagangasa amin? Ang Diyos! Wala kami pangbayad eh. Kaya nga ang sabi ng Deuteronomy 8:18, yung in-export ko kanina, it is God who gives you the power to get well. Kaya gusto kong ipaalam sa lahat, ang Diyos ay nagtataas. Nag-aangat, nag-aahon, nagbabangon, nagpapagaling. Kami po ba? Kung maniniwala lamang po tayo sa Kanya. Niwala tayo na ang Diyos, ay aangat tayo. Iangat niya tayo. At gusto kong sabihin sa ating lahat, hindi tayo ka dapat sulong, urong, sulong, urong. Hindi ganun. Ang paglingkod sa Diyos, pataas ng pataas, palago ng palago, palaki ng palaki. Hindi pa balik-balik yan. Full-time ka ngayon, susunod, di ka ng full-time. Nag-intercessor ka ngayon, nasusunod, backslider ka na, hindi ganun. Prayer warrior ka ngayon, so, hindi na, nagbibigay ka sa Panginoon, sukutin na naman niya bibigay, hindi ganun. Palaki po ng palaki po yan. Amen po ba? Nagaya po na iglesia nito, isang araw, malaking po ito. Amen! Diba? Pero alam ko, God will make a way where there seems to be no way. Sabagat nag-division tayo ng maraming kalalaman para sa kaligtasan ng maraming kalalaman. Amen po ba? At habang tayong lahat ay nakajob at nakabigil, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay? Nagpaligloob ka na ba sa Kanya? Nagsisi ka na ba ng iyong bisyo at kasalanan sa Kanya? Kung hindi pa, gawin mo na ngayon. For tomorrow, may be late. At kung ikaw ay nanghihina, nanglalamig, nagkukulang, akat panahon sa pagiging Kristiyano mo, hindi na ngayon. Sabagat ibibigay mo ngayon ang totohanan ang buhay mo sa Panginoon. At kung sa oras na ito, ikaw ay merong sakit, nagpapagaling ang Diyos. Kung ikaw naman ay nasa kahirapan, eh aahong ka ng Diyos dyan. Kung ikaw naman ay may problema, tutulungan ka ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Bow down our heads and close our eyes. Si Kristo lamang ang kailangan. Hallelujah. Paglintas at manggagamot.
laptop, sa kanilang big player, sa YouTube, sa Facebook, saan ka man panig ng Pilipinas, saan ka man panig ang daigdig naroon ngayon, maging sa ating programa sa radio at lahat ng narito, gawin mo itong prayer na ito na galing sa puso mo at mararanasan mo ang isang kapangyarihan, karanasan hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo. Sabihin mo ito, Diyos, patawad mo. Taos sa aking puso. Inaamin kong ako'y nagkasala. Inaamin kong ako'y nagkamali. Inaamin kong ako'y naligaw. Nanihis ng landas. Pero sa oras mong ito, nagpapaliklop sila. Nagsisisi na sa lahat ng nagawa kong pagkakasala. Patawarin mo po ako. Bukasan ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kasalanan ko mula nung pagkabata hanggang sa oras na ito. Sa isip, salita at sa gawa, malaki man o maliit, hayag mo na tago. Panginoon, sa oras mo ito, banalin mo ako ng iyong dugo. Banalin mo ako ng iyong espiritu. Nais ko nang mamuhay sa pagsunod sa iyo. Bukas ngayon ang aking puso. Ikaw na Jesus, ang tunay kong Panginoon, ang tunay kong Diyos, at ang tunay kong tagapagligtas. Ako na lamang po ang mananalangin. Kung ito'y sinambit mo, nang galing sa ebotoro ng iyong puso, anak ka na ng Diyos. Pasok ka ng langit, ang pangalan mo'y nakatala sa alat ng buhay sa kalangitan. Anong araw, anong oras ka mang mawala sa mundong ibabaw na ito, sigurado ang pagpunta mo ng langit. At sa oras na ito, sabihin mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Sabihin mo sa Diyos ang iyong sakit. Sabihin mo sa Diyos ang iyong kahirapan. Ang iyong mahal sa buhay na nalalayo, naliligaw ng landas. Sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos ang matagal mo ng panalangin, walang katuparan. At sabihin mo sa Panginoon ang maganda mong pangarap na gusto mong magkaroon ng katuparan kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. At ngayon, nasabi mo na yan, ipatong mo ang kamay mo sa iyong puso. Kurabakanda lalawa shiribiyanda. At iyong talagang mga nangangailangan ng panalangin, for the healing and for the miracles, you can come forward and I will pray for you. Come on, sige po, lapit kayo sa harapan. Sige po. Take this opportunity na kayo po'y maipanalangin. At huwag mong pigilan ng pagpatak ng iluha sa iyong mga mata. It's the power of God. And as you come forward, continually talk to your God. Maging lahat ng mga nakikinig at lahat ng mga nanonood. Sa iyong paglapit sa harapan, huwag kang magdududa. Don't doubt. Because God is a great God. And nothing is impossible with God. Maraming beses na rin ako nakarating sa lugar na ito. At alam kong sa bawat pag-aapaw rito, maraming pinag-aagaling ng Diyos. At narinig natin ang kanilang mga patutuon. At narinig natin. But this day, ikaw naman ang pag-aagalingan ng Diyos. And this day, God will give you complete healing. Because He who began a good work in you will finish it until His second coming. At sa oras na ito, sa paglapit mo sa harapan, haapang nakahabang ng kamay, eh sige, ihawag mo sa iyong puso o kaya naman sa bahagi ng katawan mong may sakit. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, devil, take up your hands upon these people. Lift these people, I pray in Jesus' name. Flee in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Since they are now born again, a child of God, Satan, you have no authority over their lives, over their finances, over their loved ones.
families, clans, and relatives, over their studies, over their jobs and businesses. You have no authority in Jesus' name. So, Father, right now, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, heal them now! Tanggapin niyo po ngayon ang kagalingan. Huminga kayo ng malalim. Itulak niyo ang buhol, wala na ang buhol. Hawakan ng bahagi ng may masakit, wala na ang masakit. Lumubog na! Sige,